to do. Magpapatuloy ako sa Panginoon hanggang uli. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang patuloy nating inaantay yung Kanyang muling pagparito. Stay to all mga kapamilya. Welcome na naman po sa daily devotion natin. At today, let us thirst for His Word, for the Word of God in our lives. Kaya po, Thursday. Next, nabubulol ako. Okay? So, today po, ang ating title is Be Still. Naaburido na po ba kayo at galaw na lang kayo ng galaw? Na kung minsan siguro sabi ni Lord, anak, be still. Aba ay galaw na lang po tayo ng galaw, nakakalimutan natin ang Panginoon. Ano po ba yung message na sa atin ngayon? Title pa lang, utos na, be still mga kapatid. At ang verse po natin is taken from Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. So yan po. So, hindi lang po COVID, may Delta na ngayon. Kaya siguro mga tao hindi makapakali. Kahit na sabi nga, be still hindi po tayo kumakalma. Pero yan po ang message sa atin ni Lord. At kung ano man po ang dahilan, ba't hindi kayo maka-still-still, ayan. Sabi po ng Panginoon, let us all be still and know that He is God. So pray lang po tayo. Father God in heaven, maraming salamat po. Araw-araw na lang po, yun na po yung nasasabi namin sa inyo. Dahil totoo Lord, kulang po yung pasasalamat na sasabihin namin sa inyo. At hindi po namin ma-express kung paano pa kami magpasalamat. Lord, maraming salamat po sa araw na to. And tulungan niyo po kami na matuto na sa mga salita niyo and to be still and believe and to see your power in our lives, for you are our Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So ayan po, ang ganda po ngayon ng devotion natin, no? Sabi po dito ni Pastor Max Locado, idinikit niya po yung be still doon sa turo ni Jesus Christ. Sabi nga po kasi daw, Jesus taught us to pray with reverence when He modeled for us, hallowed be your name. Dito po, may kakaiba pong explanation si Pastor Max Locado. Ang alam po natin, hallowed be your name. Diba? Ang parati natin naalala yun, who is God? God is almighty, sovereign, powerful, healer, protector, the Alpha and the Omega, the Lamb, the Prince of Peace. Yun po yung pagkakaalam na the Rock, our refuge, our strength. Ang pagkaka-explain po dito ni Pastor Max Locado ay kakaiba. Ang hallowed be your name daw po, pag sinabi natin, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Ito daw po, sabi niya, this phrase is a petition. It is not a proclamation. Humihingi daw po tayo ng petition sa Panginoon. Hindi yung sinasabi natin lang na si Lord ay ang almighty, si Lord ay powerful. Hindi lang daw yun. It is a request, not an announcement. O tandaan nyo po pag sinabi daw po natin na hallow our God, ito daw po ay ating inaas sa Kanya. Ito ay isang petition, ito ay isang request. Parang sinasabi mo, be hallowed Lord. Parang sinasabi mo na, Lord, sabi niya, do whatever it takes to be holy in my life. Yun daw po ang ibig sabihin ng hallowed be your name. Parang sinasabi mo na, una, do whatever it takes to be holy in my life, Lord.
pwede rin sinasabi mo daw na, take your rightful place on the throne of my heart. Ano pa? Lord, exalt niyo po yung sarili niyo. Magnify yourself in my life. Glorify yourself in me. You be the Lord, and I will be quiet. Yun daw po yung pagkaka-explain ni Pastor Max Tocado. Parang kakaiba po, no? Parang alam ko po kasi yung, Lord, kayo po ang aming tagapagligtas, kayo po ang aming sandigan. Hindi po namin kaya. Ganun po ang alam ko na hinahalod mo, na parang inaalala mo lang kung sino ang Panginoon. Pero ito po, hindi mo lang inaalala, kumbaga, ibinibigay mo sa Kanya yung pinaka-throne sa puso mo, that He will take in charge, na Siya ang makikita sa buhay mo. Kaya nga sabi niya, parang sinabi mo, parang sinasabi natin, hallowed be your name in my life, Lord, na you be the Lord and I'll be quiet. Kaya po dinikit dito ni Pastor Max Locado yung be still. Si Lord nga po ba ang talagang Lord natin sa buhay? Nasasabi po ba natin to sa Kanya na, Lord, you be the Lord of my life. Tinataas ko po sa inyo and I'll be quiet. Kasi po, kuminsan pag nag-pray tayo, ang dami pa rin nating sinasabi, ano? Hay, kaya nga po, sabi ko dito, be still and know that I am God in Psalm 46 verse 10. This verse contains a command with a promise. Talagang ganoon naman po ang Panginoon, no? Ano daw po ang command? Sabi niya, be still. Ano ibig sabihin ng be still? Sabi dito ni Pastor Max Tocado, cover your mouth. Bend your knees. Yun po yung being still. Nung tingnan ko po sa dictionary, sabi niya, stop complaining. Stop moving. Hindi, kumbaga parang, alam mo po, pagka paano ko mag-be still, pagka, Lord, ko lang bahala, pero, alam mo yung tarantang-taranta ka, kung paparoon, paparito, tapos, be muted. Sabi, alam mo yun, be silent. Kasi pag ganun na po tayo, talagang, nakikinig na lang tayo kay Lord, yun, Lord, ikaw nang bahala. You surrender, you trust God everything. Because, yung, sabi niya nga, pag nag-stop ka daw, pag tumigil ka na muna, you cover your mouth, you bend your knees, you stop moving for a while, you be silent, be muted, wag, kung may na mga argument, tumigil ka lang. Kung may mga naaasar ka na sa mga sinasabi, tumigil ka na. Tapos yun, sabi ni Lord, you will know that I am God. And that is a promise. So, yun po yung command. Hindi natin makikita kung paano talaga gumalaw ang Diyos kung hindi po tayo nag-keep still. Kung hindi po tayo magiging silent. Kung hindi po tayo mag-bend or mag-pray na lang. Sabi po niya dito, the vessel of faith journeys on soft water. We are all vessels of faith. Belief, yung paniniwala daw natin, rides on the wings of waiting. Diyan po matetest talaga yung yung belief mo, kung talagang naniniwala ka, maghihintay ka. Yung tamang panahon ng Panginoon, hindi yung tamang panahon mo. Maghintay po tayo. In the midst of your daily storms, alam ko po meron kayo, meron naman tayo, kung di man, signal number 1, 2, 3, 4. Diba po, iba-iba. Depende sa kaya. Okay? And in this storm that had swept over our country and even the entire world, make it a point to be still and set your sight on Him. Tingnan nyo po, no? Isinulat po ito, tapos ngayon binigay sa akin, at ngayon may COVID at may Delta variant at kung ano-ano pa man yan, at nasusulat din po na, and even the entire world, may mga storm sa ating country, sa, and even in the entire world, sama na po natin dyan yung mga virus na yan, war, famine, at kung ano-ano pa. Sabi, make it a point, kapatid, make it a point to be still and set your sight on Him.
Hindi man po sa mundo, pati sa pamilya, may sakit, may namatay. Be still and set your sight on Him. Let God be God. Let Him bathe you in His glory so that both your breath and your troubles are sucked from your soul. Alam niyo po yun, yung para bang hayaan natin ang Panginoon tapos hihinga lang natin. Be still, be quiet, be open and willing. Take a moment to be still and know that He is God. Be still and allow God to be hallowed in your life. At makikita po natin kung paano ang isang Diyos ang magkokontrol o uupo sa trono ng ating puso. And you will see kung paano kikilos ang Panginoon. Napakaiklibe pero very deep po na shinare sa atin ni Lord. Alam niyo talaga yung nangyayari sa atin. Kumbaga, sabi ni Lord sa atin na, thirst for me today, anak. Long for me. See how I will work in your life today. As you be still and believe, know that I am the Lord of your life. Sa pagpikit po ng mga mata natin at pagpe-pray sa Panginoon, nawa po talagang siya po yung paupuin natin sa trono ng ating puso. At for the rest of the day, maranasan niyo po how He will be hallowed in your life. Alam ko po na marami tayong gusto sabihin sa Panginoon. Pero sa ngayon po, awitin po natin yung Be Still as our prayer para kay God the Father in Heaven. Sige po. Pray na po tayo. Lord, thank you po sa wonderful truth na ito. Ang akala namin, kailangan lang po namin i-acknowledge kung sino kayo. Pero po yung pag-acknowledge na yun, Lord, ngayon lang po namin napagtanto, o siguro ako lang, na yun po ay yung talagang kayo po yung pauupuin namin sa bawat araw sa aming puso, sa aming buhay. Patawarin niyo po kami, Lord, sa pagiging aligaga namin sa mga sitwasyon na hinaharap namin. Patawarin niyo po kami, Lord, na akala namin kakayanin namin lahat-lahat na basta nandiyan ka lang. Pero yung pala, Lord, gusto niyo na kayo na ang mag-take over para po sa mga ambigat-bigat ng loob, para po sa mga may mga karamdaman, para po sa mga may hinihiling, para po sa mga may worries of life, Lord. Itinataas na po namin lahat. Kami pong lahat na nakikinig, Lord, anuman po yung nasa nagpapagulo sa aming isip, puso at kaluluwa, Lord God, inaawit po namin ang kantang ito at inaalis sa inyo ng buong puso. Inaanyayahan po namin kayo, Panginoon, na totoo po, Lord, na kayo po ang pumasok sa aming puso, Panginoon. Let your love, your peace, your joy, Lord God, flow within us today. We long for you, Lord God. We ask for your very presence, Lord. Lord, we need you. We want to be still. Tago niyo po kami sa mga braso niyo ngayong araw na to. As we sing this song, Lord, inaalay po namin sa iyo. Hide me now under your wings. Within your mighty hands.
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Thank you, Lord. Maraming salamat po. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po, mga kapatid at kapamilya. Bukas po ulit.